everyone! Today's recipe ay gagawa tayo ng sweet style spaghetti. Alam nyo naman yung ating spaghetti ay present sa iba't ibang okasyon. Dahil isa ito sa mga paborito ng ating mga kids. And alam nyo ba na yung gamit ko today ay napaka kakaunting ingredients pero ang lasa ay still napakasarap, nakakatakam. Itsura pa lang, for sure, your kids will love this. Kaya ano pang hinihintay nyo, tayo na at magluto tayo ng sweet style spaghetti in my own way. Please don't forget to subscribe, like, share, click the bell for you to keep updated. So, sa pag-start natin, of course, ay gagamit tayo ng ating minced chicken. So, chicken yung gamit natin today. Hugasan lang ng maigi. So, mga 300 grams ng chicken. Yung minced chicken yung gamit natin. Of course, you can use any type of meat that you like. Okay, set aside. And then, hihiwa lang tayo ng isang large onion. White onion yung gamit natin. And then, i-chop lang natin ng maliliit. And make sure na large or malaki yung gamit natin na onion. So, ayan. And, yung garlic natin ay 1 head yung gamit ko. So, the more na garlic yung gagamitin natin ay the more na mas masarap yung ating spaghetti. So, as much as possible, gagamit tayo ng medyo marami-raming garlic dito. So, ayan. I-chop lang natin ng maigi. So, make sure na sobrang chop yung ating garlic. Ayan. So, set aside natin habang mag-slice tayo ng iba pang ingredients. So, mayroon akong gamit dito na 8 pieces lang na chicken sausages. So, pwede kayong gumamit ng ibang sausages na gusto nyo. So, ayan. Hiniwa ko lang siya. So, ito yung ingredients natin. So, mayroon tayong 500 grams of Barilla Spaghetti number 5 yung gamit ko. 300 grams of minced chicken, 8 pieces chicken sausages, 2 tins ng Prego spaghetti sauce, yung traditional, 1 tin ng La Valle peeled tomatoes, 1 large onion, of course, chopped, 1 head ng garlic, chopped din, oil, salt, pepper, and parmesan cheese. Of course, pwede kayong mag-replace ng inyong brand. So, ayan, mag-start tayo. Magpainit lang tayo ng pan natin and then maglagay tayo ng kaunting mantika and then i-gisa lang natin yung ating onions and yung ating garlic. So, of course, napaka-common and then, yan ang ating ginagawa talaga once na magluto tayo ng spaghetti. So, i-gisa lang natin ng maigi hanggang sa magiging slightly golden brown or maging translucent yung ating onions. Okay, so igisa lang natin siya ng maigi. So as you can see that nag-change na yung kulay ng ating onion and yung ating garlic. So this time, ilagay na natin yung ating minced meat. Okay, so ayan. Igisa lang natin siya ng maigi hanggang sa mag-change yung kulay ng ating meat hanggang sa magiging half-cooked and mag-separate. Ayan, so this time ay maglagay na tayo ng ating pampalasa, yung ating salt and yung ating pepper powder. So, ayan, naglagay ako ng black pepper powder. And so haluin lang natin sa ating minced chicken. So para yung lasa ay talagang manunuot sa ating meat. So ayan, stir lang natin siya at ihalo ng mabuti.
ganyan. So, ready na at ilagay na natin pwede yung ating ilagay yung ating sausages. So, yung sausages na gamit ko ay napaka sarap. So, pwede naman kayong gumamit ng kahit anong sausage na so, gusto nyo. Aside from that ay ito guys, yung gamit ko ay napaka-affordable and napaka ganda niya guys kung ano klase ng sausage yung gusto sarap nyo. Yung lasa ilagay. Ay nandiyan na talaga so, guys. So, ito ay sobrang sarap. Ayan, at ilagay na rin natin yung ating peeled tomato. So, as what I have said, na pwede kayong gumamit or mag-replace ng kahit na anong tomato sauce. So, marami naman sa atin na mapipili na mga kahit anong brand na sweet style tomato sauce or spaghetti sauce. So, yung gamit ko is yung available lang dito guys sa bahay. So, ito naman yung Prego ay brand na traditional na para sa spaghetti, yung spaghetti sauce. So, ito ay sweet style. So, hindi na natin kailangan mag-add ng sugar or pampatamis. Or, if you want, pwede naman kayong magdagdag if not enough. So, ayan. At kailangan lang natin siyang patutuyuin ng kaunti and let's make sure na yung ating peeled tomatoes ay magiging sobrang lambot talaga and i-less lang natin yung ating flame para hindi siya masunog. So, kailangan na natin siyang medyo i-dry pa ng kaunti yung consistency niya. Ayan. So, kumulo-kulo na siya. And, continue stirring lang hanggang sa talagang magiging dry yung ating sauce. So, tumatalsik siya pero natutuyo na siya ng paunti-unti. So, ito na at natutuyo na yung ating sauce. So, pwede na natin siyang i-set aside and gagawa na tayo ng ating pasta. Okay, so as usual naman na yung paggawa natin, yung pasta natin, ay kailangan na natin magpakulo ng tubig. So, may instructions naman dyan. Magpakulo ng tubig, maglagay ng oil and ng salt. Okay, so ilagay na natin yung spaghetti natin. So, hindi na kailangan na putol-putulin yung ating spaghetti. So, it's okay. Ako hindi ko na pinuputol yung spaghetti pasta ko. So, yung gamit natin today is 500 grams ng spaghetti pasta, yung Barella brand na number 5. So, ito yung gusto ko kasi tama lang yung laki niya. So, ayan. And, hayaan lang natin siya na nakaganyan dahil in a while ay magiging soft din yan. So, ayan, stir lang natin ng maigi dahil lalambot din yung ating pasta. So, anyway, pwede kayong gumamit ng kahit na anong pasta, yung angel hair, yung medyo mas maliit pa, or kahit na anong pasta na gusto niyo. Ayan. So, stir lang natin siya kasi may tendency na magiging masusunog yung ating pasta sa ilalim. So, yan. Done na yung ating pasta. I-drain lang natin ang ating pasta at i-remove yung water. So, ayan. So, medyo make sure natin na mauubos talaga yung water. So, ready na natin at i-mix na natin yung ating pasta sa ating sauce. So, yung iba, of course, pwede natin talagang i-separate yung sauce sa ating pasta. So, yung Filipino style yung gamit natin. Yung gawa natin today is Filipino style. Yung tayo naman mga Pinoy ay minsan talagang siniseparate natin yung sauce sa pasta. Pero, di ba, yung ating nakasanayan talaga is hinahalo natin yung ating sauce sa ating pasta. So, yun yung gagawin natin today. So, yung actually yung ginagawa natin today, yung Filipino style na
spaghetti. So, syempre, minsan ay gumagawa din tayo ng naka-separate yung sauce and naka-separate din yung pasta. So, maganda din yan. So, dahil gagawa tayo ng talagang Filipino style. So, ito yung gagawin natin. So, actually, done na yung ating spaghetti. So, pwede na natin siyang i-serve. Okay, so i-serve lang natin and mag-i-enjoy tayo sa ating spaghetti today na napakasarap. Okay, so, ayan. And, of course, kung mayroon kayong mga parmesan cheese or kahit anong cheese na gusto nyong ilagay ay pwedeng-pwede. So, tayo ay gumamit tayo ng parmesan cheese. I-grate lang natin siya. And then, the more cheese ay the more na sobrang linamnam, the more na sobrang sarap yung ating spaghetti. And dahil sanay na sanay tayo sa sweet style na lasa, yung kumbaga yung parang Jollibee yung lasa ng ating spaghetti today. So, ayan, ready na. And mag-separate tayo dahil kakain tayo ng ating spaghetti. So, ayan. So, depende. So, kahit na anong style yung gusto mo dyan ay talagang napakasarap yung ating spaghetti today. So, iilan lang yung ingredients na gamit natin. But still, sobrang sarap ng ating spaghetti. So, yung gamit ko na sausages, actually, 8 pieces lang kasi pag sobrang dami din ay nakaka-umay din siya. So, kakaunti lang. 8 pieces is just enough. Okay? So, ayan. Lagyan lang natin ng cheese. And, sobrang sarap. So, kung may add-in cheese kayo dyan ay sobrang sarap din. Ayan, lagyan lang natin ng garnish na kung ano-ano dyan. So, ayan, yung basil natin, guys. So, ayan, and I hope nag-enjoy kayo sa ating recipe today. For sure, your kids love spaghetti. So, ayan, pwedeng-pwede kayong gumawa ng spaghetti na ganito lang kasimple. Huwag yung sobrang daming ingredients na kahit simple lang ay still sobrang sarap. And hindi ganun ka mahal ng mga ingredients natin. So ayan, thank you so much for watching for our today's recipe. And I hope to see you again next time for my upcoming more videos. Thank you for your support and I hope guys na nag-enjoy kayo. Thank you very much. I really appreciate your efforts and support. I hope na nagustuhan niyo yung ating luto today. God bless!